Next is creating comments sa ating source code. So, mayroong dalawang paraan para makapaglagay tayo ng comments sa ating source code at hindi siya ma-recognize as part na i-execute ng ating compiler. So, this is a good practice para sa mga programmer para mas maintindihan natin at mabigyan natin ng description yung certain part ng ating source code. So, for example, magta-type ako dito ng my first program in C++ with more comments. So, para magawa ito na comment at hindi ma-recognize ng C++ na ito ay part ng aking source code, for a multiple line comment, katulad nito, dalawang lines siya, gagamit ako ng slash, asterisk, and sa hulihan ng part na i-comment ko ay gagamitan ko naman ng asterisk slash. So, kung mapapansin nyo, naging iba ang kulay ng comment natin, yung multiple line. Meron din tayong way na makapag-create ng comment for single line. So, halimbawa, itong line na ito ng cout ko, lalagyan ko ng description or comment. Kapag single line naman, gagamitan ko siya ng double slash. So, halimbawa, ilalagay ko ay print hello world. So, again, this is for single line comment. Gagamit tayo ng double slash. At for multiple lines naman na comments, gagamit tayo ng slash asterisk sa unahan. And then, sa hulihan is asterisk slash.